Guys, welcome to my channel. Today, pupunta tayo dito sa Banawe sa Team Car para magpakabit ng bagong speakers. Kasi, sabi nung anak ko, pangit daw yung tunog. Sa akin, okay lang naman yung stock na speaker kasi hindi naman ako mahilig sa music. Pero kulit siya ng kulit sa akin, so pagbibigyan natin. So, nandito tayo ngayon sa Banawe at pupuntahan natin yung ating favorite na accessory shop, itong Team Car. Matagal ko na itong kakilala, dito lang ako nagpapakabit ng aking mga accessories. Ito nga pala is nandito lang sa kanto ng P. Florentino at saka itong Banawe. So ito yung unang-unang kanto from Quezon Avenue kung magra-right turn ka doon sa may McDonald's. Since medyo maulan, ipapasok natin ng konti itong harapan para hindi naman maulanan. So itatanong natin kay Kerwin, yung may-ari, kung ano yung magandang speakers na hindi naman masyadong mahal. Kumbaga parang entry-level speakers lang na budget meal. Ito yung itsura ng fasad ng Team Car Center. If you look dito sa right, nandito yung Quezon Avenue. Yan o. Yan yung papunta doon sa Quezon Avenue, doon sa may Arco. At dito naman sa right, yan yung P. Florentino. And then if I turn right again, ito na ngayon yung Banawe Street. So nandun lang siya sa right side, no? Madaling makita, yan yung unang kanto from Quezon Avenue. Since wala naman akong masyadong alam dito sa mga sound system, so, hihingi tayo ng recommendation kay Kerwin kung ano yung maganda na basic speaker system lang na hindi naman masyadong mahal. So, ang budget ko is mga less than 10,000 lang. Dito kayo pupunta. Mababait si dito. Si Jessica at saka si Ray. So okay, tumingin-tingin tayo dito ng magandang speakers, no? So ang nirecommend niya sa akin itong JBL. Ang ikakabit natin dito sa front door is yung Stage 2 604C na ang manufacturer nito is yung JBL. This is actually a two-way component system na may rating na 270 watts. Kasama dun sa package yung crossover saka yung tweeter. Ang ikakabit naman natin dito sa likod na door is yung Stage 2634. Ito naman is three-way component system na gawa din ng JBL at ang rating niya is about 250 watts. Pag sinabi mong two-way, bale dalawa siyang speakers. Tapos, each of them is meant to provide yung separate frequency selection. Usually, high and low. Whereas, kung pag sinabi mong three-way speaker, meron siyang three speakers. With each speaker, is meant to deliver yung separate frequency ranges. Usually, yung high, mid-range, saka yung low. In short, ang ikakabit natin is a combination of two-way and three-way component system. So, tingnan natin ang laman nitong para sa rear, itong tinatawag na three-way speakers. So, tingnan natin kung anong itsura niya. So, ganito ang itsura niya. So, of course, ito yung main speaker and then sa gitna meron pang isa tapos meron pang isang maliit. So that compose yung three-way speakers. So yan, let's take a closer look. So ganyan ang itsura niya. So yan ay kakabit natin dito sa doors, dito sa second row seat. Ito yung three-way speaker. So ito yung 634 na model. And then ito naman yung sa harap na ikakabit natin. So anong kasama sa kahon? Meron siyang, of course, yung dalawang main speaker and then may dalawang crossover saka meron siyang dalawang tweeter. So, ito yung likod niya. Ito yung 604C.
para dito sa harap. And then, heto naman yung tweeter niya. So, pwede mo siyang i-install externally o pwede mo rin ipasok dun sa existing na tweeter housing. So, tingnan natin kung pwede. Ito naman yung crossover na ang function nito is nagmo-modify ng audio signal for clarity ng sound. So, sineseparate niya yung bass dun sa treble. And sending these frequencies to 3 different speaker drivers. Ang result, nakakaroon ka ng more accurate sound. So, ang unang step is bubuksan natin yung door panel. So, may mga several na screw dyan. Tapos, pag natanggal mo na yung screw, pwede mo nang hilahin. Hinihila na ni Willie. Of course, may mga nakakabit na wires doon. So, ingat lang na hindi maputol, no? So, ganyan yung itsura ng door panel. Yun ang loob niya. So, ito, natanggalan natin yung stock na speaker. Yan, no? Napaka-simple. And then, kailangan pala natin ng spacer para hindi sumayad yung speaker. Ang model niya is SAM365. Ito yung pwede dito sa Mitsubishi, specifically dito sa Montero. So, yan, ikakabit na ni Willie yung spacer doon sa pinanggalingan ng original na speaker. Medyo tinitwist lang ng konti and then meron siyang screw. So, ito yung nakita ni Willie na pwede nang gamitin. Ito yung parang male plug na isasaksak mo doon sa female plug para wala kang splicing. So, bali yan ang gagamitin niyang adapter. So, doon niya ikakabit yung wire para yun ang isasaksak mo ngayon doon sa pinaka isang area doon sa female, no? So, para wala kang splicing. So, para maikabit, kailangan natin ng parang dalawang adapter na yon para maikabit natin dito. So, ang mangyayari niyan, yan, parang ganito. Yan, yung dalawa na yan, nakasaksak niya ngayon dyan. Tapos, doon mo na ikakabit yung wire mo. So, wala kang splicing. So, okay, sinosolder na ni Willie itong sa speakers dito sa harap para maikabit na. So, after ng soldering at maayos na yung kabit ng wire, ikakabit na natin dito sa spacer na kinabit kanina. Ayan. Make sure lang na maganda yung lapat dito sa spacer. Kasi otherwise, magkakaroon ng vibration yan eh. So, ang ginawa ko, pinalagyan ko pala yan ng rubber around it para walang vibration. Once okay na yung mounting, i-screw na ngayon dito para kumapit. So, meron siyang apat na screw. Yan, pinapasikipan niya. So, make sure na masikip yung ano niya para hindi magkaroon ng vibration. So, tapos yung kanina na sinasabi kong male plug, kinakabit na ngayon niya. Yan, no? Dito ngayon kayo magkakabit ng wire. So, hindi nagkabit ka lang talaga. Hindi ka nag splice kasi yung pinaka-white na yun doon nakakabit, doon na nakapasok yung wire natin, no? Yan, sinaksak na niya. Tapos babalutan na ngayon ng electric tape. So yan lang ang yun lang ang connection doon sa speaker, no? So okay. Balutan ng electric tape for safety. And then, babalutan niya ng buo yan para maganda naman ang pagkaka-install. And then, babalutan niya ngayon ng tape yung wire niya para maganda namang tingnan hanggang dun sa dulo. So, parang magiging single wire na lang siyang itsura. So, ang next is yung installation ng crossover. So, kailangan mo ng 6 na linya. Sinusuot lang naman niya dito eh. Tapos, merong screw para pasikipin. So, pag naikabit mo siya dito sa crossover, ganito magiging itsura niya. And then, kailangan nating lagyan ng 3M tape dito sa likod kasi yan ang papakapitin natin dun sa loob ng
ng door eh, para hindi siya matanggal. Otherwise, pagka ano yan, nakalutang lang doon sa loob ng door panel, mag-iingay siya. So, yan, no? Meron siyang nilalagay na 3M tape. Okay, pag natanggal natin itong ano, isang side, so ready na nating install dito sa inside panel. So, ibabalikan natin ngayon yung door panel. Yan, no? And then, kakabit mo na ngayon yung wire. Tapos, nandun yung crossover na merong double-sided tape para kumapit dun sa door panel. So, once may kabit mo na yung wire, may assemble mo dun sa loob, yan, binabalik na niya ngayon yung, ano, yung door panel. Yun, oh. So, parang walang nangyari. Nasa loob na yung bago na yung speaker mo sa loob. So, ang next, kakabit naman natin yung tweeter. So, tinatanggal ni Willy yung original na tweeter and then ipapasok natin yung bagong tweeter. Hopefully, pareho lang siya ng size. So, andito yung pinagtanggalan. Ito naman yung ating tweeter. Kaso may housing siya. So, tatanggalin natin yung pinaka-housing ng tweeter kasi eksakto rin yan dito sa pinagtanggalan eh. So, tinanggal natin yung tweeter tapos binalik natin doon sa position na yon. So, tama lang yung size nung sa JBL. So, yan o. Oh, kinakabit niya na uli yung, ano, yung tweeter. Ito yung lamang loob. Hindi kasama yung pinaka-housing. Kaya maganda dito, eksakto lang yung size. So, may babalik mo siya ng maganda. So, once na nailagay natin yung tweeter doon sa loob, pwede nating ibalik itong ano, itong yung pinaka-cover na yan for the tweeter. So, parang original din yung dating, di ba? So, bali yan, pinalitan mo lang yung lamang loob. And then yan, kakabit mo uli yung wire. Tapos, presto, yan. Binalikan natin sa original look. So, yan. Pag nakakabit na, okay na. Parang original look na rin siya. Wala ka namang binago. Yung laman lang sa loob. And then, okay. Punta tayo dito ngayon sa likod. Dito naman natin ikakabit yung speakers. So, same procedure din. Tatanggalin natin yung door panel para may kabit yung three-way speakers. At ito yung ganito yung pagtanggal niya. So, dahan-dahan ng ano, pagtanggal kasi may mga clips dyan. Pag naputol yon masisira, mahirap pa namang maghanap. So, kailangan marunong din yung nagkakalas, hindi yung bara-bara. Dito sa likod, mas simple yung pagkakabit kasi wala na nung crossover. So, yung speakers lang ang diretso na ikakabit mo. So, once na matanggal na natin yung panel, tatanggalin natin yung stock na speakers para palitan ng bago. So, ganito yung itsura ng stock na speakers. No? Yun, yung mga wiring connection, tatanggalin mo. And then, medyo iti-twist mo lang ng konti para makuha mo, mahila mo. Yun, no? So, yun, tinanggal na niya. So, ganyan ang itsura ng door panel sa loob sa second row. So, yan, kinabit na natin itong spacer katulad dun sa harap. And then, dito natin imamount yung ating speaker. So, same procedure dun sa harap. I-solder natin para firm yung kapit, no? So, yan na yung pinaka-adaptor or spacer. Then, yan, no? Naka-solder na. So, imamount na ni Willy yung speaker. And then, i-screw mo na din. So, ganun lang kasimple. So, meron lang apat na screw. So, okay na siya. After that, kakabit naman natin yung wiring without splicing. So, same procedure dun sa kanina. Ito yung parang pinaka-male adapter mo. Yan, binabalatan niya. Dun niya kakabit ngayon yung wiring. So, ganun lang. Pag kinabit mo yung dalawang wiring, ayos na, nakakabit na. So, yan. Pinabalik na ni Willy yung panel to its original condition. So, pagkatapos ng right side, punta naman siya dun sa left side. Okay, same procedure din. Ganun din ang ginawa ni Willy. So, yan. Tingnan uli natin kung paano ikabit.
Yan o, yun ang yung ating adapter, pinapasok lang dun sa parang pinaka-box na yon. At yun ngayon ang ating kakabitan ng wire para hindi ka mag-i-splice, ano? Yung sa original na wiring, hindi ka mag-i-splice kasi parang meron kang yung adapter na ginamit. So yan, babalutan mo rin ng ano, ng scotch tape as usual, and that's it. So once finished na mabalutan niya ng ano, electric tape, papasok naman niya dito sa loob, tapos papalabasin doon sa kabilang butas na yon para may kabit doon sa speaker para nakatago din yung wire. Yan. So once na naipasok na yung wire, kakabit naman natin ngayon doon sa crossover. So same procedure kanina, mayroong 6 points yan, yun ang i-screw mo sa loob. So yan, okay na. And then again, nilagyan natin ang double-sided tape para kumapit doon sa interior ng door panel para hindi maingay. Okay, tapos na. So check natin kay Kerwin. Hello, ito si Kerwin. Ito yung napakabahit na may-ari. So lahat kayo, pupunta kayo dito. So chinek ko yung sound niya, mas malakas at malinis. Compared mo sa stock, ang laki ng improvement. Ang ganda ng clarity. Okay, sound check tayo. Assessment ko dito, parang kulang sa bass, pero ang ganda nung clarity ng sound. I guess magkakabit ako ng subwoofer kasi gusto ko yung medyo merong bayo. Hindi naman ako talagang mahilig sa sound, kaya lang gusto ko talagang i-improve yung stack kasi yung stack nito talagang tunog lata, to be honest. Gaganda pa siguro yung sound nito kung papalitan natin yung stack na head unit nung better quality kasi wala siyang equalizer, so hindi mailabas yung full potential ng speakers. Dito kasi sa Montero, naka-preset na yung equalizer niya, so hindi siya customizable, so hindi mo maset yung low, mid, and high settings. But for the meantime, happy na ako dito. Okay, tapos na. So I hope I have given you some ideas kung paano ikabit yung mga speakers, especially sa mga newbies. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!